Ayan, so hello mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, so kumusta naman po tayo sa nararanasan natin ngayon na pandemic crisis, itong novel coronavirus. So kumusta po tayong lahat? So mas maganda pong stay at home para tayo'y siguradong ligtas. Kasi diba, imbis na mababawasan is nadadagdagan yung mga kaso ng inkub. Sa katunayan sa Manila, sa Luzon, parang ipreno-propose na magkaroon na nga ng martial law dahil sa kaguluhan ng mga tao. Yung iba hindi marunong sumunod dahil na rin yung iba may mga rason na wala na daw makain dahil sa paghihirap, kaya yung iba is talagang napipilitang lumabas. Yun nga, parang i-impose na nila yung martial law. Pero iwan ko lang kung matuloy ba. Lalong-lalo na nitong nakaraang araw lang, noong April 15, di ba? Sa Laguna, o dalawang araw na yung nakalipas, may nag-viral po sa Facebook na isang lalaki na nanaga ng isang kapitan. O, dun po yan sa Laguna. O, nangyari April 15, yun nga, dalawang araw na yung nakalipas. So, nag-viral siya sa social media at may mga nagsasabi na kaya daw nagawa ng suspect is dahil daw sa hindi ito nabigyan ng quarantine pass. Kaya nagawa niya yung karumal-dumal na krimen. At may mga netizens din na nagsasabi na hindi daw siya naisali sa listahan noong makakatanggap ng amelioration program ng gobyerno na kung saan is makakatanggap yung bawat pamilya, yung mga mahihirap ng 5 to 8K, di ba? At di umano, mahirap lang daw ang pamilya nitong suspect at di niya matanggap na hindi siya naisali sa lista, kaya ganun na lang yung galit niya doon sa kapitan. At alam naman nating lahat na hindi maitatama ng isang pagkakamali yung isang pagkakamali. Malay natin talagang nakalimutan lang ilista nung kapitan, di ba? Dahil alam naman nating lahat na lahat ay naghihirap ngayon dahil sa dinadaanan nating pandemic crisis. Pero sana naman mga kaibigan, nasa tama tayong pag-iisip. Dahil hindi sapat na dahilan yung hindi tayo mabigyan ng ayuda or ano. Is yun nga, kagaya ni Kuya, yung suspect. Pwede naman siyang dumulog sa nakakataas o sa DSWD o sa mayor kung totoong di siya talaga na isali sa lista. Karapat-dapat naman siyang tumanggap kasi nga mahirap sila tapos walang trabaho. So, talagang karapat-dapat siyang tumanggap nitong amelioration program. Pero yun nga, di ba? Sabi nila, hindi natin alam yung magagawa ng isang taong nagugutom. Kasi pwede nilang magawa yung mga hindi naman nila nagagawa dati nang dahil lang sa gutom. At syempre makikita mo yung pamilya mo nagugutom, lalo na't may mga anak ka, makikita mo wala nang kinakain yung anak mo. So yung iba nakakapag-isip na ng hindi tama, diba? Yung iba ay nagnanakaw, at ito na nga yung pinaka worst is yung pumatay ka nang dahil sa nagugutom ka na nagugutom yung pamilya mo. Pero mga kaibigan, hindi kayang i-justify yung nagawa nitong suspect. Kasi walang justification yung ginawa niya kung bakit niya pinatay. Kasi nga, may mga ibang pwedeng gawin. Pwede siyang dumulog sa nakakataas, sa DSWD, kung talagang hindi siya nailista or nabigyan ng kanyang hinihingi. Ayan. Pero ayon naman sa ulat ng pulisya, itong suspect ay isa raw isang adi. Saka nadakip na daw to dati, di umano naiugnay sa illegal na droga. Ayan, at agad-agad ding nahuli itong suspect. So salute sa inyo mga kapulisan. At talagang saludo ako sa pulis kasi sa totoo lang, pwede naman nilang barilin sa ulo or patayin yung suspect. Kasi hindi sumusuko yung suspect. Ayan, ilalagay ko dito yung full video, kaya panoorin nyo hanggang katapusan at kayo na bahala humusga. Ayan, so pwede nilang patayin kasi hindi nga
sumusuko yung suspect, hindi niya binibitawan yung armas niya, which is isang gulok o sundang. Yun yung ginamit sa panalaga dun sa kapitan. Ayan, so binaril lang nila sa paa, tapos yun, bulagta yung suspect. Yun nga, nadakip nila, at panoorin nyo na lang po sa video. Nakakalungkot mga kaibigan na darating sa puntong ganyan yung ating mga kababayan. Kaya kayo mga kaibigan, ano bang sa inyo dito sa sinasabing martial law? Okay ba yung martial law? Kasi sa tingin ko, hindi naman magiging abusive itong martial law. Kasi may social media na tayo eh. Hindi nagagawa yung mga kapulisan ng mga kabulastugan dahil ang bilis ng maikalat ng balita, hindi gaya ng dati nung sa panahon pa ni Marcos, 'di ba, na naging hindi daw maganda yung martial law kasi naging daan ng mga kasundalohan, naging abusado. Tapos pero hindi natin alam kasi walang social media noon. Minsan yung mga mainstream media is naging bias din sa mga panahon na yon, kaya hindi natin alam. Pero ngayon, sa palagay ko, okay lang na magkaroon ng martial law kasi hindi naman na tulad ng dati. Ngayon talaga, ang bilis ng balita. Nandyan yung social media, kaya hindi na magiging abusive yung ating mga kapulisan at kasundaluhan. Kayo, anong sa inyo? Okay ba sa martial law o hindi? Ayan, so comment down lang po. At ayan, panoorin po yung video at kayo na po. Bahala, humusga kay kuya kung addict nga ba talaga o talagang gutom lang. Siyempre, pag matapos yung video, pakiclick po yung like at saka comment na rin kayo, and click the subscribe button, at syempre click na rin yung notification bell para updated kayo sa bawat pag-upload ko ng video. Ayan, syempre panoorin nyo po yung Kalbo Challenge ko, at panoorin nyo rin po yung mga previous videos ko, mga cover song at kahit ano lang po. Ayan, so kayo na bahala humusga, pero ito ang tandaan, ang Diyos lang po ang may kakayahang humusga. Jangan, 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 j